tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Hindi ko nga alam ang gagawin ko eh. Maririmata tong lupa kung hindi natin mabayaran kahit ang interest lang. Eh, may mga alahas ako dyan. Pwede nating isanla para mabayaran natin ang interest. Eh, paano naman sa susunod na buwan? May alahas ka pa bang maisasangla para sa susunod na interest? Isipin mo na buwan ng interest ang gusto ng bangko. Saka na natin iisipin pa ang susunod. Basta ang marisulma natin ay ang ngayon. At kung paano natin babayaran ang interest sa buwang ito. Bakit kasi ngayon mo lang sinabi sa akin eh, na nakasadla pa lang lupang yun. Ayaw ko kasing alalahanin mo pa. Ayaw mong alalahanin ko? Ano itong ginagawa mo sa akin ngayon? Hindi ba't mas pinag-aalala mo pa ako ngayon? Kung maririmata ang lupang sinasaka mo, saan pa tayo kukuha ng ikabubuhay natin? Doon nga lang tayo kumukuha eh. Paanong pag-aaral ng anak mo kung maririmata ang lupa? Kaya kailangan gumalaw tayo. Isasangla ko ang mga alahas na minana ko sa aking ina para may maibayad tayo sa interes at nang hindi kunin ng bangko ang lupang sinasaka mo. Ano na naman yung ginagawa mo? Nagse-cellphone ka na naman. Mag-aral ka nga bago ka mag-cellphone. Tinext ko lang si Charis, ate. Siya nga pala, ate. Salamat, ha? Salamat saan? Sa pagbibigay mo sa kahilingan ko. Ang bait-bait mo talaga, ate. The best ka talaga. Payakap nga. He? Ang OA mo. Mag-aral ka na para sa second chance mong mag-take ng exam bukas. Hindi yan. Ang bait din pala ni sir, no? Ang sabihin mo, mabuti ka mo at binigyan ka ng second chance. Kundi mapipilitan ka talagang dalhin sina inay at itay sa school para kausapin si sir mo. Pati ako nadamay pa sa mga kalukohan mo. Ang ate naman. Oh, hindi ba? Tignan mo nga ang ginawa mo rin kay Charisse. Dahil sa'yo, hayun, nadamay. Mabuti na lang kamot, naniwalang wala ang kanyang mga magulang dito. Kung hindi, hindi kanya mapapatawad. Talaga namang nasa abroad ang mga magulang ni Charisse. Kaya mula ngayon ha, magpakatino ka na para hindi na maulit ang ganung sitwasyon. Naintindihan mo, ha? Natanggap mo na bang mapapil mo? Oo. At kahit paano eh, nakakuha ko ng passing score kahit pinaglayo tayo ni sir ng upuan. Class, dismiss. Oh, tara na. Sa kantina tayo. Sandali lang. Di ko pa nga naipapasok sa bag ko tong notebook ko at tsaka libro ko eh. Sige. Miss Salcedo, may next subject ka ba ba? Ho? Ang tanong ko ay kung may susunod ka pa bang klase pagkatapos nitong klase mo sa akin. Bakit po? Nagugutom kasi ako eh. Baka ka ako masasamahanin mo ako kasama si Charisse kung wala na kayong klase. Wala na po sir. Sigurado ka? Opo sir. Sige, tara sa kantina kung ganun. Dalawa kayo ni Charisse.
set gisado tong in order ko. Mabigat to sa tiyan. O sige na. Kumain na kayo at babalik ako sa counter. Nakalimutan kong umorder ng maiinom natin eh. Ah, opo sir, sige ha? Lang po. Uy, anong meron? Anong meron? Bakit bigla kang niyaya ni sir na kumain tayo dito sa kantina? Hindi ko rin alam. At pwede ba? Huwag kang magulo. Baka biglang magising ako sa panaginip na ito. Sira, di ka nananaginip, no? Totoo ito. Kaya nga ako nagtataka at biglang bumait yata si sir eh. Hindi ko rin alam. At huwag kang nang magulo. Dahil minanamnam ko pa rin ang ginagawa ni sir. Hindi kaya may kasalanan ka na naman? At dinala ka lamang sa kantina para kausapin? Ha? Oh, hindi niyo pa pala nakakain ng order ko. Kumain na kayo para hindi na kayo malit sa susunod ninyong subject. Talaga? Nakita mo ng babaeng gusto mong pagkasalan? Sino? Kilala ko ba, pare? Oo. Nakita ko na siya. At palagay ko, ay hindi mo pa siya nakikita. Teka. Co-teacher mo pa, pare? Hindi. Ha? Kundi ate ng estudyante ko. Ano? Sigurado ka? Oo, pare. Tinamaan talaga ako sa kanya. Lagi ko siyang naiisip eh. Tala mo, ang ganda-ganda niya. Pare, para sa akin, maganda man siya o pangit. Approve na ako sa babaeng yan. Eh, pare, lalampas ka na ng kalendaryo. Eh, hindi ka pa nagkaroon ng girlfriend ni minsan. Alam mo, sulit ang paghihintay ko, pare. Dahil nasa kanya lahat. Ang hinahanap ko sa isang babae. Pwede bang hindi mo muna daanan sa workplace ang ate mo? Hindi pwedeng uwi kami ni ate nang wala ang isa't isa. Kaya kung ako ang mas maagang lalabas, susunduin ko. Kung siya naman ang mas maagang lumabas, ay dinadaanan niya ako dito sa school. Ah, ganun ba? Inseparable pala kayong dalawa, no? Naku, sinabi mo pa. Kaya tara na. Alam mo, hanggang ngayon eh, hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa ni sir kanina. Biruin mo, niyaya tayong kumain ng kantina. Pagkatapos niyang kusituin ang papel natin, biglang bumait. Ako nga rin. Iniisip ko ngang nananaginip lamang ako eh. At kung nananaginip ako, ayoko nang magising. Tangi? Teka, hindi kaya nakukonsensya lamang si sir sa ginawa niyang pamamahiya sa atin ng araw na yun? Kasi biruin mo, kinusot niya yung papel sa harapan ng mga kaklase natin nung nangupya ka sa akin. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Miss Salcedo? Ah, sir? Ah. Good afternoon, sir. Good afternoon din. Uwi na ba kayo? Ah, ha? Nilapitan naman ako ni sir. Ah, opo sir, bakit po? Ah, tamang-tama. Wala na pala kang klase. Ah, yeah, and ho ba kaming kumain ulit sa kantina? Irish? Ah, si ate! Maaga mo naman, ate. Eh, maaga kaming pinauwi ng sir namin kasi birthday ng asawa niya. Ha? Huh?
naririto yun lang ang ate mo. Bakit hindi mo siya yayain din? Ho? Ang sabi ko, yayain mo na rin ang ate mo sa kantina para marami tayo. Sabi nga, the more the merrier. Ano yun? Hindi ko yata maintindihan. Miss Salcedo, niyayaya ko kasi ang kapatid mo na magmeryenda sa kantina. Naririto ka na rin lang. Di lahat na tayo para masaya, hindi ba? Pero pauwi na kami kasi nitong kapatid ko, sir. Sige na ate. Total, maaga pa naman eh. Isa pa, nagugutom na kaya ako. Tara na, sir. Ate, ano sa balagay mo? Bakit tayo niyayang magmerienda ni Sir kanina? Aba, ewan ko. Hindi ba't sinabi mong niyaya na niya kayo ni Charis kaninang vacant period ninyo na kumain? Oo nga. Pinag-usapan nga namin ni Charis nang bigla-biglang pagbabago ng pagkikitungo niya sa amin eh. Parang alam ko na ang dahilan. Alam mo kung bakit? Oo. Naisip ko lang kasi, sa dinabita ng mga estudyante na pwede niyang yayain, bakit kami pa ni Charis? Kami na kapwa may kasalanan sa kanya. Yun nga rin ang tumatakbo sa isip ko kanina habang kumakain tayo. Ate, hindi kaya may gusto siya sa akin, ha ate? Ano? Nasa loob na ba ng bahay yung dalawang mong anak? Oo, tulad ng dati. Sabay silang umuwi. Alam mo, asawa ko, kahit siguro mamatay na ako ngayon eh, panatag na ang kalooban ko. Ano ka ba naman? Ang ganda-ganda ng pagkukwentuhan natin eh, yan pa ang sinasabi mo. Ang ibig ko lang sabihin ay, mawala man ako sa mundong ito, ay mapapanatag na ako dahil alam kong nasa mabuting kalagayan ang dalawa nating anak. Tignan mo na lamang, nagmamahalan silang magkapatid. Kahit na may pagkaabusada yung bunso mo eh, hindi sila nag-aaway. Bakit? Kasi maunawain sila ni. Ay oo nga. Sana nga ay hindi magbago ang maganda nilang pagtitingin ng magkapatid. May humintong sasakyan. Sino kaya yan? Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Bakit? Kata-kata ka ba? Maganda ako at sexy. Malamang, yun ang unang entrada niya para mapansin ko siya at maligawan niya ako. Oh, ito na yata ang matagal ko nang pinapangarap. Ang mapansin ni Sir, ang kagandahan ko. Ano ka ba? Ang bata-bata mo pa eh. Ligaw-ligaw na ang iniisip mo. Oh, hindi ba ate? Kasi, isipin mo na lamang. May kasalanan kami sa kanya. Pero, bakit siya pa itong lumalapit sa amin ni Charis? Hindi ko naman masasabing si Charis ang gusto kasi mas maganda akong dihamag sa kanya. Alam mo ang naisip ko naman, hindi kaya bumabawi lamang siya sa paghihiya niya sa inyong dalawa ni Charis? Ate? O hindi ba?
Hindi ba kayo napahiya ni Charis nang hinablot niya at kinusot ang mga papel ninyo nang makita niyang nangungopya kayo sa isa't isa? Ewan ko, pero mas gusto kong isipin na gusto niya ako, kaya niya kami inrilibre ni Charis. Sino ka ba? Anong kailangan mo? Magandang gabi po. Si Larry Salcedo po. Dito po ba siya nakatira? Ate? Naririto si Sir Ate. Oo. Bakit kaya? Pero bakit ganun, Ate? Kung si Sir kang dumating, bakit parang pangalan mo yata ang nabanggit niya at hindi ako? Ewan ko. Anong sadya mo sa anak ko? Ho? Tatay po kayo nina Lani at Iris? Pasensya na po kayo, Sir, kay napagkamalan ko kayong landlord dito. Ate, ang Sir ko nga. Anong ginagawa ng Sir mo dito? Ano, Irish? Kilala mo ba ang mga anak ko? Opo. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Estudyante ko po ang anak ninyong si Iris. Estudyante mo ang anak kong si Iris? Nako, Sir. Halika, pumasok ka muna at tatawagin ko ang anak ko. Iris, pinapapasok ni Itay si Sir. Bakit kaya? Bakit? Ang Sir mo nga, Irish. Pero anong ginagawa niya dito? Hindi kaya chinecheck niya kung nandito ka sa bahay at hindi ka naglalakwat siya? Irish, anak, lumabas ka nga muna ng kwarto mo at naririto ang Sir mo. Uncle, si Lani po sana at hindi si Irish. Ha? Ang sabi ko po, si Lani po ang sadya ko, hindi po si Irish. Ano? Iris, bakit ako ang hinahanap ng Sir mo? Bakit ako? Anong dahilan? Narinig mo ba ang sinabi? Ikaw daw ang sadya at hindi ako. Eh, bakit naman ako hanapin niya? Ikaw tong estudyante. Irish, hindi kaya nagkakamali lang ang Sir mo? Siguro nga. Teka lang, Ate. At lalabas ako ng kwarto para makita at makausap ko siya. Bakit si Lani ang gustong kausapin ng Sir ni Iris? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa lingkong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz,
Jonathan Bravo at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan ay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatanda.